Hey, magpahinga muna tayo. Bakit? Napapagod ka na? Oo. Ayokong napapagod ka eh. Halika. Bito'y nakakapagod din ano? Teka lang, bakit bito'y lalaro mo eh? Pulis-pulisan. Kasi gusto kong maging pulis eh. Betoy, alam mo hindi ka pa pwede kasi alam mo maliit ka pa. Paglaki mo, pwede ka na maging pulis. Alam mo, Betoy, may istorya ako sa'yo. Ang nono ko dating pulis. Na nangungurakot? Naku, hindi ah. Tapat siya sa serbisyo. At ang sabi niya, it's better to die doing good than to die doing bad. Uy, ang ganda nun ah. Pakiulit nga ulit. Ikaw naman nanunulak eh. It's better to die doing good than to die doing bad. It's better to die doing good than to die doing bad. Dito! Naku, lola mo yun! Hinahanap ka na! Naku, galit na galit! Sige na, umalis ka na! Sige, Melody! Sige, uuwi na ako ha! Tsaka, bukas na lang tayo maglaro ha! Oo! Tsaka, tandaan mo, huwag kang titingin sa ibang lalaki, magagalit ako! Oo na, sige na! Ay! Natuloy mo na natuloy.
Ay, bakit hindi kita nakilala nung bata ka pa? Sana ikaw ang naging asawa ko at hindi ang aming lupa at mukhang bakulaw na pangit na asawa ko. Ilaw, bakulaw pala ako. Ano ba sasabi mo? Hali na rito. Hali! 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 O, Ma'am Tulume, bibili ba kayo ng isda? Aray, mahal na sakit! Tignan nyo, nabuko! Di pala! Di tayo nabila ng isda! Eh, paano nga nabuking? Meron ba kayong harat? Wala! Anong harat mo? Saan
Tago ka! Wala sa tagal sa inyo! Ha? Ha? Kayo dalito! Bukod tatakot eh, ha? Eh, ito ang taas, oh! Ha? Sige mo na dali! Tandaan mo, boy. Lintik lang ang ganti ko sa ginawa mo sa akin. Lintikin mo ang lala mong panot! Bleh! Sige! Ay, naku, bata ka, tingnan mo yan? Ngayon mo yan? Diyos ko pa, school ka pa! Dapat lang, la! Kung pagbibigyan natin yan, lalo lang lalalay ang ganyang bisyo. Eh, paano kung tubasin tayo at balikan tayo yan? Okay lang. It's better to die doing good than to die doing bad. Kung bato ito ko pa! Isda! Isda! Pili na kayo ng isda! Ale! Anong isda yung tinda niyo dyan? Ay, sari-sari ho! Kaya lang, naubos na ho eh. Pero meron pang galunggong at maya-maya ho. Ala, hindi ba binasa yung tinda niyong isda? Hindi! Hindi po! Mga sariwa nga po ito eh. Mga bagong huli at saka mga buhay pa nga po eh. Sandali lang po. Ma'am? Ma'am? Ma'am, hindi na po binasa yung tinda niya. Sige, pagpatuloy mo na yung ginagawa mo doon po, ma'am. Teka, di ba kayo yung... Kami nga, oh, Miss Police! Nagtitinda pala kayo? Oho. Ay, ano na nga palang nangyari dun sa mga huling inyong drug addict? Nandun, nakakulong. Boy, yung tinurong mo sa amin, drug supplier pala yun, si Brando, at iniimbestigahan siyang mabuti ngayon. At inaalam sa kanya kung sinong pinuno nila. Umiskwil na po ba, Miss Police? Hindi pa. Matigas eh. Dapat dyan, bitayin na, tudasin agad. Naku, umarya ka na naman ng hindi tama. Drug pusher yan, la! Drug pusher! Kahit na, boy, may batas tayo at yun ang dapat masunod. Kung ako masusunod, ganito agad. Patingin nga ho ng isda nyo. Ay, naku, sariwa-sariwa ang mga ito, lalong tumaya-maya. Ay, naku, ang sarap sa sihaw niyan. Ah, Miss Police? The small time po ba na police na nangungurakot? Interesado po ba kayo? Aba, oo, boy. Ano mang bagay na ginagawang baluktot ng ustisya at sumisira sa aming organisasyon, interesado kami. Bakit? May alam ka ba? Opo, Miss Police! Ay, wala, 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 wala. Tola, bakit ba sobrang takot nyo? Meron po, Miss Police. Doon po sa kanto. Police tabi ko. Sobrang siba. Sasamahan po namin kayo. Huliin nyo po, ah. Hindi po pwede, boy. Bakit po? Alam mo, unethical na gawin ko yun. Kasi alam mo naman siguro na police ako. Pero teka, may naisip akong paraan. Alam mo ba yung programa ni Angelique De Castro, yung Magandang Araw Bayan? Opo! Ano naman po bang kinalaman ang programa na yun? Nanonood ka nun? Opo. Napapanood mo rin ba yung mga cameraman nila, may mga nahuhuling abusadong pulis?
Opo. Sigurado ka ba talaga na meron talagang police trafficong nangungurakot dyan sa kanto? Opo! Sandali lang, tatawagan si Angelica. Miss Police! Paano naman po yung ista namin? Papakyawin ko lahat yan dahil sa isinumbong mo sa akin. Tignan mo, Lola! Papakyawin daw! Oh, e paano? Yung mga sinumbong mong mga pulis kung gumanti sa atin, o di tsugi tayong dalawa. Oh. Okay lang yun. It's better to die doing good than to die doing bad. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Naku, bata ka, o. Saan ka ba pinaglihi? Dinuo ko. Huwag mo kayong mag-alala, ipapahalap ko. Nakita mo ba si Patrolman Reyes? Ayun, ho. Oh, papahalap ko ito. Siya na. Bakit kaya pinit ako pinatatawag ng tingin eh? Ewan ko. Basta, ang bilin niya sa akin. Pag nakita kita, bilin kita sa kanya. Ano kayang dahilan? Hindi ko alam eh. Tara. Ay, sa mga kano lang akong tutuon. Bakit natatakot ka? May kasalan na kano? Pati ka na. Ikaw rin, baka umulit pa ulo. Pati ka na. Pati ka na. Ikaw! Kapag binigyan kayo ng assignment, kailangan pagbalik nyo rito, may magkatakim balita. Hindi ko ano-ano mga ginagawa nyo. Sige, makakaalis ka na. Sir. Ikaw! Halika! Ibaba mo yan. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ko pinapunta si Patrolman Garcia para palitan ka sa pwesto mo? Nagtataka nga ako ako sa'yo. Bakit mo ba? Dahil hindi tama ginagawa mo. Ha? Si Baboy? Sinungaling, di ba ako pa pumulot ng pera na inilagay sa inang driver? Tsaka sinabi ko pa sa'yo, kaya walang asenso tong bayan natin dahil sa pangungurakot mo. Sir, wala ko akong nalalaman sa sinasabi ng bata niya. Alam ko hindi ka aamin. Wala namang taong umamin sa kanyang kasalanan. Sa kanalang Baboy. Sir, matagal na akong nakakabalita sa katarantado mo. Kaya lang, wala akong sapat na ebidensya. Pero ngayon, wala ka naligtas. Ah, sir. Ang ibig yung sabihin eh, mas pinaniniwalaan yung bata niya kaysa sa akin? Oo. Malalaman mo kung bakit. Susana, sir. Buksan mo yung TV. Yes, sir. Sabi ka pa, Popoy? Wala ho, sir. Patrolman Villapando, sir. Hiyanda ang reklamo sa taong ito. Yes, sir. Popoy, mula sa araw na to, dito ka muna sa opisina. Pagkaaralan ko, ang dapat na aksyon gawin sa'yo. Yes, sir. Villapando, daling to. Tayo na. Yes, sir. Sir.
Ano nangyari doon sa drug pusher na nahuli kagabi ni Mel? Sir, ayon sa nag-interrogate, matigas yung masyado. Ayaw pumutak. Kunin mo sa kulungan. Dali mo sa grill room. Ako ang magpapatak sa kanya. Yes, sir. Sir, alis na muna kami at ihatid muna namin yung maglola. Sige. Thank you, sir. Masisi. Masisi na kotse. Sandali ah. Hintayin niyo ako. Sandali. Oh, hala! Halika nga rin! Bakit? Ano nangyayari dyan? Itong matantang driver na to eh. Ang bilis-bilis magpatakbo. Ano mabilis? Ang bagal-bagal ko nga magpatakbo eh. Ano mabagal? Pati ako, pinaglolo ko pa. Halika nga! Bama. Ito sa mga bus. Hindi ko pa nakatakas. Bakit ngayon lang? Eh, hindi ko na nagpunong pagkakataon eh. Halika. Sorry ho, Lola. Inalampaw ho namin ni Ronnie kung paano at bakit nakatakas si Brando. Naku, sa headquarters pa naman nangyari. Kaya nga ho, galit na galit si Sir kay Patron Manjunisho eh. Tangayang pulis na yan! Dapat yan, bitayin!
tumitigil ka nga dyan. Wala ka ng bukang bibig kung bibitahin. Para maalis sa kanila ang hindi dapat magpulis. Tumitigil ka na nga. Eh, alam mo, Miss Police, kinakabang ako sa pagtakas ni Brando eh. Baka apong tirihin niya ako at ang aking apo. Don't worry, La. Habang nandito ako, safe ka. Pagtatanggol kita. Hambog! Dahil dyan sa kahabugan mo, kaya tayo napasok dito sa gulot na ito eh. Tukutong mo pang ito, oo. O sige, doon ka na. Pulisin mo yung tutulugan natin. Oo, La. O paano po, Lola Inday? Nauna na po muna kami. At kung may kailangan kayo, halimbawa ngayon nangyari, at kailangan ninyo yung tulong namin, tumawag lang po kay headquarters. Huwag po kami tutuligin. Sige, para ka tulungan po kami. Wala naman. Ay, nako! Ikaw ang tibata ka! Ikaw ang may kagagaw! Ay, Brando! Natatanda mo ba, bata ka? Nung sinabihan kitang dintig lang ang igaganti ko sa'yo. Sinagot mo ako ng lelang mong panot. Alam mo, simula nung napasok ako sa bilangguan, naisumpa ako sa sarili ko na itong baril ko ay ipuputo ko sa bibig mo oras na makalaya ako. Naintindihan mo? Alam mo, Mel, sa tagal nang palagi tayong magkasama, kasi siyempre magka-partner tayo sa serbisyo, alam mo, hindi ko mawasan hindi mo hulog ang upo sa'yo. Hulog? Anong hulog? Alam mo na, ano eh, ang manhid mo na kung hindi mo, alam mo na yun. Alam ko na yun. Ronaldo, baka hindi mo alam na alam ko. May asawa ka na at may anak. Apat ang anak mo. Bakit? Pag nakita ba ng lalaki ang totoong mamahalin niya, hindi ito pwedeng pagpatuloy? Alam mo, kung magagawa mo sa ibang babae yan, sa akin, hindi. Pakipot pe. Oh, sir. Hindi ko kong papabala sa pagbunong ng motor. Yes, sir. Lahat ng Phillips, laban sa inyo si Grato. Kung makakarating mo siya yun. Sigurado naman. Hey, sandali lang. Hindi mo mga ako? Pasensya ka na. Ano bigla lang ako eh. Alam mo, Ronaldo, sinira mo pagtitiwala ako sa'yo. Sir, may tumating ko kong mga kasama. Tsaka lang tayo nag-usap siya. Sigur siya. Subukan mong ulitin yun. Tandaan mo to. Magkakamatayan tayo. Sorry na nga. Sorry. Si sir. Si sir. Kakalis lang. Muntik na rin magpangabot. Pero nagbilin. Pag kailangan daw siya, nasa bahay lang daw siya. Mukhang nagkaagad kaya. Bastos eh. Baka si sir yan, sabihin mo. Gusto ko siya makaisa. Hello? Police headquarters, ho. Sino yung sila? Si Beho. Nandito. Si sir na ba yan? Hindi. Sino na inday daw? Mukhang takot at takot, ha? Ha? Oo. Hello? Lola Inday? Ano ka nyo? Si Bitoy nanganganib? Si Brando? Nakita sa may skinita sa inyo? At sinunda si Bitoy sa simenteryo? Papatayin daw ho? Lola Inday, magpunta na ho kami dyan. Sige ho! Hello, sir. Si Josaro ba?
Kaya huwag natawag. Kumukuha mo ka Brando. Oo, si Brando. Yung bata niya yung tinulungan tumakas. Nasa cementerio, pupunta ko ng mga kasamahan ko. Police! Police!
Ayon sa investigasyon, bala ng revolver mong ito ang pumatay kay Patrolman Ronaldo de los Santos. Totoo ba, Imelda Bacan? Talaga bang hindi mo siya kusang pinatay? Sir, wala po akong dahilan, sir, para patayin ko siya. Dahil magkasama po kami sa trabaho at kapartner ko po siya. Patrolman Bacan. Sir? May report dito. Si Patrolman Josana, na kayo ay nakita na nag-aaway ni Patrolman de los Santos. At narinig din niya, bukod sa nakita, na ikaw ay nagbanta na papatayin siya. Totoo ba ito? Totoo po. Bakit mo nasabing totoo? Meron po siyang personal na ginawa sa akin na hindi ko po nagustuhan. Hindi mo nagustuhan? Sa makatawid? Kaya mo siya pinatay? Hindi po. Hindi po, sir. Marahil, kung hindi ako nagkakamali, ay igigit mo na naman ang rason mo na may dalawang mahiwagang tao na nakamaskarang itim ang pumersa sa'yo na kalabitin mo ang gatilyo ng baril mong ito. Yun po ang totoo, sir. Ikaw lamang ang nagsasabing yan ay totoo. Saksi ko po ang Diyos, sir. Diyos! Ang Diyos ay hindi maaaring sumaksi sa usaping ito. While this hearing is going on, you, patrol woman Imelda Bacani, will be placed under preventive suspension without pay until the death of Patrolman de los Santos is not resolved. This hearing is adjourned. Good morning, sir. Good morning. Sit down. Bakit hindi mo kasama si Patrolman Imelda Bacani? Nasa labas, sir. Nahiya. Ito ba ang sinasabi ng bata na magpapatotoo sa testimonya ni Patrolman Bacani? Oo, sir. Totoo ba yung boy? Totoo rin ba ayon sa report na noong gabi nangyari ang krimen, ikaw ang target na patayin ni Brando? Yes, sir! Ayon din sa report, kitang-kita mo kung paano pinatay si Patrolman de los Santos. Yes, sir! Boy, pwede ba? Huwag ka nang sasaludo pag sagot mo. Yes, sir! Sinabi naman, huwag ka nang sasaludo eh. Bakit, sir? Kasi, napapagod na ako ng kasasaludo sa'yo eh. Kasi po, matanda na po kayo, no? Ngayon, sabihin mo lahat ang nalalaman. Yes, sir! Oh, sabihin mo, sabihin mo. Sige, sabihin mo. Sinong Miss Police? Si Patrolwoman Bacani. Ang hina niyo naman sa pick-upan. Pati yung ulo niyo, ang hirap umintindi, sir. Yung sumunggab na yon, ang pumersang paputukan ni Miss Police. Si Patrolman de los Santos. Ayun, deadpool na ito. Totoo ba yung sinasabi mo, boy? Totoo, sir! Swear ho! Sir? Ano yung boy? Katunayan, sir. Meron pa nga po akong nakitang magkas sa kamay ng isang lalaking nakamask.
totoo ba yung sinabi mo? Opo! Sa oras na makita ko siya ulit, Jack, makikilala ko na siya. Totoo? Yes, sir! At tutulong ako sa paghahanap niya. Kung ako'y gagawin niyo, isang junior police. Tutoy? Bakit ka nakasuot ng ganyan? Mga bata, si Tutoy ay junior police na. Tutoy, talagang junior police ka na? Yup. Totoo ang junior police ka na? Yup. Naku, Bitoy, nung hindi ka pa police, ang higpit-higpit mo sa amin. Ngayon police ka na, siguro. Lalong pahigpit ka na. Eh di pwede ka nang manghuli ng masasamang tao. Totoo. Appointed na siya. Meron na siyang authority para manghuli. Kaya pag may tumingin sa'yo na lalaki, papatutahin ko. Si Bitoy naman, wala naman eh. Bitoy, sino yung batang yan? Si Melody, crush ko. Ang galing mo naman pumili. Ang ganda niya, ha? Siyempre, pipili pa ako ng pangit. Sir, Mel, pwede po ba natin siya isama sa picnic? O, sige. Melody, isasama ka namin sa picnic. Ay, thank you, Bitoy, ha? Kasama niya yung crush niya. Pero, masaya rin ako. Kasama ko yung crush ko. Ahon na tayo! Pagod na ako eh! Ako rin! Dali na pa ako uhon na uhon! Sige, bibili na ako sa drinks ha! Doon ka lang sa drinks natin! O sige, halihan mo ha! Pero
Ito mo. Madalas nakita mo ang panaginipan. Sana, mag-uwan tayo. Oo, meron. Kaya, mag-formal lessons naman tayo, diba? Oh, ito na ang softie mo, ha? Ang sarap talaga. Uuna ako. Ano pa, Melody, oh? Paano ikaw? Di bali, hindi pa naman ako na uuwi. Sigurado ka. Saan kita sa labas? Ah, sir? Pwede ho? Saan natin yung trabaho? Hindi. Ah, kahit sa Chinatown pwede ako. Yung mukha mo yan? Chinatown? Hindi nagkagulo mga inchik mo. Mabait ho naman ako, sir. Bakit ho naman, sir? Tinatanong mo pa? Ay, saan naman ninyo ako didisino sa labas? Iaasahin kita kay Bitoy. Yung bata? Oo. Sasamahan mo siya. At susubaybayan mo siya. Sa kanyang mga ginagawa ng police work. Baka ho naman maging babysitter ako niyan. Anong babysitter? Poy, poy, poy. Sa palagay ko, mas meron siya nito kaysa sa'yo. Hindi ko naman siguro sa lahat ng bagay. Talo niya ako, sir. Tiniti ako. Sa pangungotong, talo mo siya. May reklamo ka, Popoy. Ay, parang hindi ko magandang dimension eh. Nakikita mo ba itong papel na ito? Ito ang reklamo laban sa'yo. Nakikita mo ba itong tape na ito? Ito naman ang ebidensya laban sa'yo. Kaya kung gusto mo huwag kitang gawa ng aksyon, ano mang gustong ipagawa sa'yo, Victor? Gagawin mo. Naiintindihan mo? Ito! Está, bilhete da carreira, está! Está! Bilhete da carreira, está! Lola, okay na po ba yung sigura? Okay na. Okay na. Lakas mo pa daw! Baka mamalat ako eh. Baka lumaki ang tulisan ko. Sige, ayaw mo? Susubukin na kay Tiniente. Sige na nga. Está! Okay na ba? Mahina pa rin. Lakas mo pa daw. Todong-todo. Okay. Isda! Pili na kayo ng isda!
salamat. Nakapagpahin na rin ako. O sige na, napulog na, napulog ka na rin. Hindi po ako makatulog hanggat hindi po ako pinag... Kahilat kinakalgay. Sabi naman ko pinag kinito. Ayaw mo? Susumpong kita kay Tiniente. Pagod. O yan, nakalgay na. Matulog ka na. Hindi rin po ako makatulog hanggat hindi ako hinihili-hili at saka kinakantahan eh. Ha? Ang dami naman bisyo ng batang ito. Susumpong kita kay Tiniente. Ayaw mo? Sige, sige. Sleep, my little bitoy. Popoy is not far away. Ang pangit po naman kumanta. Mas yung pangit po. Sige na nga, tuloy mo na lang. Bakit jaga mo na rin? Ano? Bakit jaga ka rin? Sige. Sleep, my little bitoy. Pagasan mo! Papay is not far away. Ano mo naman itong nasulutan ko ito? Sleep. Ay, salamat ng Popoy. Marunong ka na magbayad ngayon. Dati-dati, kinukutuan mo pa ako. Ito naman. Huwag ka naman marunong ako magbayad ha. Huwag ka na magpalusot, Popoy. Ang mas mahalaga ay nagbago ka na ngayon. It's okay pa yan. Ay, huwag na. Tipo na ito. Tira. Ha? Thank you.
Thank you.
Awa ka naman sa akin. Di ba tumulang baril dito? Sabdag mo sa kabarbigo, kainin mo na. Hoy, mukhang galit ka. Hindi, hindi ako galit. Wala ka pang napapansin doon sa pick-up na yon? Wala. Ang napapansin ko yung iniuutos mo eh. Masama ako to, boy. Huwag mo lang pinapansin yun. Malay mo naman kung yun yung sinasakyan ng mga nagdi-deposito at nag-withdraw. Ay, baka mo, baka nagme-meeting naman sila doon sa loob. Talaga? Talagang masama ako to, Boy. Papoy, pakikuha mo nga akong lubid. Lubid? Ayaw mo naman ang lubid. Ayaw mo? Sige, susumbong kita kay Sir. Isang malaking bank robbery. Totoo, Bitoy? Well... Eh, ano ang sinagot mo sa kanila? Sinabi ko,
Ginamit ko ito. Ang galing-galing mo talaga, Bitoy. Siguradong nasa front page ka naman newspaper niyan. Bigla kasi sikat yan, Bitoy. Tama lang. Right, sir? Right, Bitoy. Eh, sir, meron pa po kayo nakalimutan na i-chismis kay Mel, eh. Nakalimutan? Ano yun? Yung tungkol kay General Garcia. Si General Garcia? Yung pinakamataas na pinuno ng PNP? Yun, sure! Sir, sabihin mo na po kay Mel kung ano yung sinabi sa akin ni General. Asya nga pala. Personal na sumubod sa headquarters. Tuwang-tuwa kay Bitoy. Hindi nga malaman ni General Garcia kung paano pa sasalamatan si Bitoy. Gusto pa nga siyang buhatin sa tuwa. Totoo, Bitoy? Kaya lang, hindi natuloy yung pagbuhat sa akin eh. Kasi, may hika si General eh. Siya nga pala. Meron ako regalo galing bangko. Ibibigay ko sa'yo. Akin to? Ito? Thank you! Maraming salamat, Bitoy! Bitoy! Bakit, Lola? Ito bang lahat eh? Sa atin? Oo, Ola! Hindi na tayo magtitinda sa kalye. At gamitin niyo na po yan sa negosyo. Yan, ang dami, oh! Matagal ko ng pangarap na magkaroon ako ng negosyo. Eh, di yan na lang po ang gamitin niyo sa negosyo. Salamat, Bitoy. Teka! Diba? Yan yung pwesta. Ako! Sigura ako po ito nakuha. Galit po ako sa nangungurakot, tapos ako po ang pagbibintangan nyo. Legal po yan. Reward po sa akin yan ng bangko. Ituya po po. Wala nang mamatay ang iyong mga magulang. Hindi ka pumabuti na laking ka sa mabuti at tigil ang magandang kinabukasan. Hindi ko akalain na ikaw pala ang magbibigay sa akin ng pag-asa. Lola, bakit po? Huwag na po kayong umiyak. Bakit? Lalo po kayong pumapangit. Kung masaya ba ako, nakatawa ako eh. May magkakaiba ba? Wala din po. Pangit pa rin po. Kung hindi ako nagkakamali, at kung natatandaan nyo, ang batang yan din ang nagsuplong kay Brando. Isa sa ating mga kapatid at pinakamatapat kong tauhan. Namatay ng wala sa panahon. Mga professional killers, ha? Mga walang kinatatakutan. 10 beses ang pinutulan ng tahid. Isang sisiw lamang na maglaro kayo! Ha? Hindi ba kayo hihiya sa akin? Ang kakapal ng mga mukha niyo ang bagay sa inyo magtinda na lang panakyo o magtinda ng ulangan! 30 million pesos! Ang sumamang nagpag sa amin. Nagtakil ako sa mga yan! Listen to me, guys! It's sort of a sunod sa aking pagkatao at sa ating sitiyano! Nakikihiya! Nakakahiya! Nakakahiya tayo! Nakakahiya nga, boss, eh. Ano bang balak niyo? Ganito! Halika kayo! Baba kayo! O sandali!
ano? Ano bang tungkol kay Bitoy, ha? Nalainday, si Bitoy nasa dyaryo! Eh, punta dyaryo ang apo ko. Andiyan po sa loob, basahin niyo po. Punta sa loob! Si Bitoy nga ito? Bitoy! Bitoy! Apo ko! Kevin, napalaran niyo ang mga tao. Dati pulis-pulisan na ang laro ni Bitoy, ngayon sikat na. Sigurado ako, pinag-uusap-usapan na yun sa buong Pilipinas. May takin mo, front page, nag-leak. Nag-iag mo na. Ang ingay-ingay niya naman po. Hey, Bitoy, sikat na sikat ka na. Hindi mo na yung kuhin ka ng mga producer sa pelikula. Naku, pag kinuha nila ang artist na tong apo ko, ako ang manjer. Lola Inday, para ka palang sinulita Solis. Ay, naturan. Pero, iba ang aking patakaran. Walang dayaan. Diba? Siyempre, ngayong sikat na ako, 2 million ang asking price ko. Take it or leave it. Cash. Sa ginawang pamumuhay sa inyo. Ikaw dito yung target. Ang apo po kinyente. Oo. Kaya lang hindi nila na isagawa yun. Dahil maraming tao sa inyo. Bumawa sandaling yun. Pero hindi titigil mo ngayon. Hanggat hindi na dadali si Bitoy. Diyos ko kinyente. Relax lang lang. Ano relax? Tutudasin ka na nga. Parelax, relax ka pa dyan. Remember what I said to you? It's better to die doing good than to die doing bad. Nako! Tuturo mo nga ako dito sa English, English mo! Nako! Iisipin ko lang itutudasin kahit pamamatay na ako sa nerdin! Tapos ikaw, parang baliwala sa'yo? E number one ka namang duwag? Ano po, la? Duwag po ako? Oo, diba? Lumakita natin si Bando. Doon pa sa may skinita? Nako! Nanigaginig siya sa takot! Oo, diba, diba? Hindi naman po ako natatakot na mamatay. Kung mamamatay po ako. Kasi po, ganito lang po yun. Sa sobrang pangit ni Brando, doon po ako natakot. Hambog talaga ito. Tingente, ay paano na kami? Men, paano po? May suggestion ako. Ang mabuti pa, huwag muna kayong umuwi sa inyo. Dumito na lang muna kayo sa akin. At least dito, mapaprotektahan ko kayo dahil pulis ako. Kaya lang, suspindido ko. Ano sa tingin mo, sir? Good suggestion. Yung sinasabi mo. Ano sa tingin mo, Lola Inday? Ay, okay mo sa akin. Okay mo sa akin. O sa'yo, Bitoy? Ako, hindi ako! Ay, okay mo sa kanya. Okay. Diba? Okay na yun. Oo. Okay na. Okay na po. Anong kailangan mo? Magandang araw. Magandang araw naman. Mag-a-apply ka? Ah. Oo. Halika, sasama kita sa loob. Oh! Maliwanag na, ha? Wala na akong nakakalimutan, ha? Ito muna. Sinabi ko na sa inyo, lahat-lahat. Sa makalawa na, ang tulak nyo papuntang Japan, ha? Naku, eh, first time lang yun namin sa Japan. Paano yun? Wala ho kaming kaalam-alam dun, tsaka wala ho kaming kakilala. Ako, may connection ako roon. Kaya pagdating nyo sa airport, syempre, may sasalubong sa inyo. Ano, putanga? Alam ko na ang
gagawin kayo, wala na kayong pupublimahin. Naintindihan mo? Opo. Diretso kayo. Pagdating nyo sa airport, may susundin sa inyo. Dadalhin kayo sa nightclub. Doon na kayo titira sa mismong pagtataguan nyo. Naintindihan nyo ba, Day? Opo. Okay. Eh, pero ma'am, sabi ho nila, marami daw ho yakuza sa Japan. Ano nga ba? Ito namin, first timer. Baka ho kung ano mangyari sa akin doon. Yung mapapahama kayo doon? Oo. Abay! At saka sabi nila yung mga bumibiyahe daw ng Japan, eh napapahamak lang naman. Napapahamak kayo? May problema nyo na yun! Bakit? Hawak ko ba yung mga katawan ninyo? Bahala na kayo sa mga sarili nyo roon! Ito lang ang tatandaan nyo! Bahala kayo kung masira kayo! Huwag yung masira ang aking agency! Naintindihan nyo! Oo. Sa magkalawa, magkikita-kita tayo sa airport! Huwag sa domestic airport, siyempre sa international airport! Alas 7, doon sa may departure! Naintindihan niyo, Day? Oho. So, ayan, kikita na kayo malaki sa Japan. Yayaman ng mga magulang niyo. Of course, ihanda na yung mga sarili, ihanda yung mga passport, yung mga visa ninyo. Ay, naku, ayoko ng late, ha? O, sige, 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 sige. Magkita-kita na lang tayo doon. Bye-bye. Ma, ano? Mag-a-apply daw po siya. Ito mo ako kalapitin. Upo dito! Ano pangalan mo, Day? Imelda ba kanino? Oo! Oh. Oh. Gusto mo magtabaw sa abroad? Hindi po. Dito lang po. Dito lang? Eh, ano mo klaseng trabaho? Marunong ka bang kumanta? Oho! Marunong kang sumayaw! Marunong din ho. Eh, yung sexy sa'yo, marunong ka! Eh... Oh. Ah! Help! Oh! Ito ang Vangie Talent Agency! Bakit? Sir... Ganyan pala, sir. Po? Kailangan po kagad ng bagong sexy dancer po? Ay, yung hindi po nakakapagsayaw dyan sa private club nyo, sir? Meron po, meron po. Eh, kaya po. Ha? Mamayang gabi agad, sir? Ay, meron, sir. Oo, maganda siya. At saka, pati rin ang swerte, sir. Yes, sir. Sexy, sexy, sir. Bago rin. Ay, sabi po sa iwa. Yes, sir. Opo, sir. At yan mamaya, mamayang gabi agad, sir. Huwag kayo mag-alala. Bye-bye, sir! Pero Mel, makinig ka naman sa akin. Sir, hindi ko kailangan ang suggestion nyo. I will take the risk. At hindi ako tanga para hindi ko malaman ang mag-undercover sa mga masasamang tao ay hindi delikado. Alam kong delikado. But just be safe, I will take the risk. Whether you like it or not. Buti pa nga, hindi ko na sinabi sa'yo yung plano ko eh. Look, Mel. Kaya lang naman ako tumututol. Ang inaalala ko, ikaw. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Are those criminals? They are not yet proven criminals, sir. Ayon na rin sa manager na ahensyang in-applyan ko. Private club yon. Na mga taong illegal ang gawain. Illegal ang gawain? The criminals? Pero hindi pa natin check ng criminal nga talaga sila. Tatapatin kita, sir. Pinasya kong pasukin ito para na rin sa ikalulutas ng kaso ko. Ano naman ba sa paligid mo palutasan ng kaso mo? Who knows, sir? Who knows? Pero ang check, wala rito sa bahay na to ang kalutasang iyon. Naiinip na ako sa investigasyon ninyo. Walang nangyayari. Kaya naisip ko na to. Bahala na. O, oh, sir. Kailan na simula ng pagsasayo mo? Mamayaring gabi. Sige. Hindi na ako tumututol. Pero sa isang kondisyon. Kondisyon? Anong kondisyon? Sa pag-undercover mo. Kailangan mo na may kasama. Siya pa rin mo. At ang isasama mo. Si Bitoy. Ha?
Pitoy! Asan ba yung... Sorry kanina. Kasi may binalaw lang ako sa Fairview. Yung ano, yung pinsang ko. Kaya, sorry. Okay lang mo yun? Ah, ano kaya ka may lakad kayo ah? Opo, kaya sana po kayo napumbala dito sa bahay. Ah, Mel, si Buto ba wala sa itaas? Wala! Ah, ganun ba? Ay, sino naman itong nakabihis na ito? Pamangkin mo. Sabi na sa'yo, Bitoy, hindi ka makikilala eh. Ha? Eh, Bitoy, Bitoy! Bitoy! Oo, si Bitoy! Bitoy! Naku, Bitoy, ikaw nga! Naku, hindi kita na si Lola! Hot! Hot! Masisira ang makeup ko! Hot! Ikigil ako sa'yo! Para ka kasing babae! Ang bagay mo na! Eh, bakit ka ba naka-makeup? Meron mo kasi kaming lakad. Ha? Meron po kaming mission lang! Mission? Ano yun? Sa kanya na po mo nalaman. Akala ko hindi ko tayo abutan. Bakit? Etong selinan ko. Gamitin niyo. Sa oras na mag-ipit kayo, tawagan niyo ako. O dito, ikaw mag-ingit niyo. Wala na ho ba, sir? Gusto niyo ihatid ko kayo? Naku, hindi po pwede. Baka mabuko tayo. O sige, ingat lang kayo. Sige, sir. Mauna na kami. Tara. Sir, saan mong lakad nila? Walang sinabi sa akin. Sasayaw siya. Sasayaw? Saan mo? Sa private club ng mga criminals. Thank you.
ko bumalag sa road. Alam mo? Sir. Sigurado ka? Nakita mo yung tatong agila sa kamay niya? Oo! Oh, yan ang lalaking nakita ko sumunggab sa'yo! Yung lalaking nakasuot ng itim! Talagang-talaga? Oo! Nung papatay si Patrolman Ronaldo! Mel! Bakit? May gustong tumibay sa'yo. Sino raw? Yung bang lalaking humawak sa kamay mo kanina nung sumasayaw ka? Yun ang sinasabi ko! Halika na. Sir, ito po siya. Salamat naman at pinalaan niyo ako. Tsaka pala, ako si Rupert Aguilera. Malenda ba kami? Ayun, si Bob. Thank you. Good for anything? No, thank you. You know what? You look very familiar to me. Paano nakita na ito po eh? Parang nakita na kita ang nakasuot ng uniforme ng police. Ho? Ako, police? Eh, dancer ako, sir, tsaka... Nakakamukha ko lang yung nakita niyo. Matagal na ako akong dancer eh. Siguro na, kamukha mo lang yun. Game ka ba? Game? Saan yung game? Yung game! Kung okay ka. Okay? Saan mo? Kasi, para kita inigaw sa boss ko. Kahit isang gabihan. Naku sir, dancer lang mo ako. At hindi ako tulad ng babae na iniisip niyo. Oh, boss, Melda. 100,000 pesos just for one night. I make it 200. Router, sir. Ang ibig niyo sabihin, bahay to ng boss niyo? Isa lang to sa mga bahay niya. Marami pa po katulad po nito? Oo. Meron sa Manila. Meron sa Makati. Cebu. Baguio. Wow, ate. Sana bigyan niya tayo, no? Depende sa ate mo yan. Pag nagustuhan siya ng boss ko, sisilang sa kanya yun. Ah, buko muna kayo. At ako yung boss ko, ha? Salamat po. Bitoy, kinakabahan ako. Ako din. Yung cellphone, sir. Nandito po. Basta kung sakali, ikaw nang bahalang tumawag kay sir, ha? Oo! Oh! Ah, akong bahala sa'yo. Huwag ka matakot. Pag hindi dumating si sir, ako naman na magtatanggol sa'yo. Sir. Sino ba?
ako'y tumatarap. Alam niyo naman, boss eh. Alam ko yata ang face mo. Teka, sino naman ang bumili dito? Sabi mo, ayaw kasing pumayag ni Melda kung hindi kasama yan. Ang ibig mo sabihin, kasama sa kwarto yan? Hindi mo. Simul lang. Kala ko yung kasama, hindi ko masisira ang gabi ko. Ibalik kung maganda. Pangit naman. Okay lang, cute naman. Pwede kang magaling ito. Oo, pwede yan. Sige mo. Okay na. Oh, okay ba? Eh, paano naman ako? Ano gusto mo? Paano lang naman? Ano? Paano? Nagbibiro lang naman ako eh. Naiinip ako dito? Pwede bang lumabas muna at magpaangin? Eh, pwede. Ako naman, magpapay ka naman ako sa kwarto. Sige. How do you like my place? Susuotin mo. Nakakabalik mo sa'yo. Tawag ka magpapalit. Sige na. Sige na. Sasawa na ang oras na tingin. Come on. Thank you.
Sagabal sa amin sa sindikato. Ibig mo sabihin, nasabi ka rin sa mga nagsisindikato? Matabil na bata. Master, my name is Silva.
Salamat sa kami ang pag-aaral!